excited na ako na gamitin to para sa aking mga lilinisin. Let's do this. Hi everyone! Kamusta kayo na? So, salamat po sa mga nakakapanood ng videos ko. So, it's been a while since the last time na nag-upload ako. So, last year po yung last upload ko. And it's about my review on Perismit handheld na vacuum cleaner. So, ano na ba nangyari doon? So, gamit ko pa rin siya. Actually, kakalinis ko lang sa kanya kanina. Ginagamit ko siya para sa mga small items na linis para mabilis. Okay? But it requires kasi charging. Okay? But this time, I thought na kailangan ko ng bago or another vacuum cleaner that will help me sweep the floor. Marireach niya yung mga corner, yung mga hard to reach corners, specifically dun sa mga ceiling, kasi napapansin ko may mga dumi siya and kailangan ko ng something na magsasak ng mga dumi na yon para sure na talaga makukuha siya. So, yun. So, another product review today's video. Ano ba yung mga consideration ko for checking out a new vacuum cleaner? So, tumingin ako sa Lazada, Shopee, and tinignan ko kung ano yung mga top items doon specifically for vacuum cleaner. So, sinearch ko, pero hindi naman ako masyadong tumitingin doon sa top 1 kasi usually yung mga nasa top na yun, yung mga matataas yung sales. And I really do read yung mga reviews, tinitingnan ko talaga yung mga posted videos and photos nila kung talagang at least may idea ka na kung ano yung marireceive mo na item. So this brand that I bought, binili ko siya from Shopee and madalas siyang napopromote doon sa home bodies kasi talaga maganda yung reviews niya. And, so I thought of buying one. Pero syempre ang daming model na available for that brand, diba? So I searched from the internet ano ba talaga yung dapat i-consider. And syempre, my own preference din when buying for vacuum cleaner. So, yung sa akin talagang prefer ko talaga is yung simple appearance niya. Hindi siya bulky, hindi siya kakain ng masyadong malaking space. So, kailangan ko lang ng manipis na vacuum cleaner na madali lang siyang itabi sa isang gilid. And then, this time hindi ako kumuha ng cordless kasi mas gusto ko na at least hindi ako mamroblema na ganitong minutes ko lang siya pwedeng gamitin kasi ano siya, kailangan ko na siyang i-charge. So, kumuha na ako ng ano na siya, corded item. And then, base sa mga nabasa ko, na-search ko, yung pinaka-minimum na good vacuum suction kasi ang kailangan mo talaga yung malakas yung need to fit. So, dapat naglalaro siya sa 12,000 to 16,000 na pascal pressure, yun yung tawag nila, yung KPA. So, yun. So, tinignan ko to. So, between 12 to 16,000. So, yun yung maganda. And then, tinignan ko rin yung dust capacity niya. So, since gagamitin ko to pang sweep ng floor, pang kuha ng mga dumi-dumi talaga sa mga hard to reach area. So, pumili na ako ng medyo malaki yung capacity. So, at least mga nasa 1 liter na capacity yung talagang kaya niyang mapuno na higop ng mga malikabok. So yun yung tapos yung mga brushes na available. So kailangan meron ng brush na pwede sa yung triangular brush na pwede sa mga ganito, yun, sa mga windows, sa mga sofa, and then yung tubular, yung flat crevice na ano na item para sa mga halimbawa ito sa mga pwede mo rin magamit dito sa mga keyboards, mga ganyan pang-higop, and then yung pang-floor, yun. So yun yung importanteng brushes na available na dapat dun sa item na bibili ko. So, ito na nga. So, na-receive ko na itong item na to pero hindi ko pa ito order receive kasi syempre gusto ko munang makita yung item before kung ibigay sa kanila yung budget ko kasi online payment ko. Okay, so, ito na siya. Okay, salamat po sa aming village guard kasi sila po yung nag-receive ng item ko kasi nung time na nag-deliver to eh wala po ako sa bahay, nakaalis na ako. Okay, so talagang i-unbox na natin po, hindi ko pa siya nagbabalaw. So, bigyan niyo lang ako ng time to really unbox this item. Yan. So, ang brand nito ay Deerma. So, sa mismong Deerma authorized shop, sa mismong Deerma na shop sa Shopee talaga ako kumuha para talagang legit yung item.
And hindi ko pa nire-release yung payment ko sa kanila. Sabi ko nga kanina, it's online payment. Hindi ko pa nire-release kasi gusto ko mo lang makontak yung item. Yung wala pa siya. Damage. So, pag nagre-review ako, hindi ko naman masyado din ano yung may dent yung box. Hindi natin yung nahin yan kasi hindi naman maiwasan na talagang may makakaroon ng ano, dent yung box sa handling during delivery kasi hindi naman din yung kasalanan na tawag nito ng seller. So, ito na siya. Ito ang aking Deerma. So, ang model na nakuha ko ay yung DX115C. Tapos, I think black yata yung nakuha ko yung color. So, sige, let's open this one. Oh, yun nga. Black na siya. So, ito yung box containing the item. Yan siya. So, let's see. So, meron tayo ng pinaka-handle. Okay. Yung pinaka-handle. Okay. And then, meron tayo, ayan. Ito yung pang-strip ng floor. Ito talaga yung kailangan ko. Kasi minsan nakakatamad mo ba nilis. Umiikot lang yung alikabok. And then, ito yung mga brush. Ito yung mga available na nozzle. So, yung sabi ko nga kanina, ito yung pang-strip ng floor. Ito yung pang-cartridge areas. Yan, cartridge areas. Yung isang flat nozzle. And then, ito yung brush nozzle para sa mga sofa, sa mga staff toys, sa mga pintana, kagaya niyang blinds. Okay, so complete yung nozzle natin. And ito na yung ating pinaka-vacuum motor. Oh! Laki niya nga talaga! Laki niya sa personal. Oh my God! Ito na sa personal. Ito na naman tayo. So, ang rated power niya is 400 watts. Tapos, yung rated voltage niya is 220 volts. So, yan siya. Meron po rin dust, cleaning, washing. Okay, so, mga instructions kung paano siya dilinisin. And of course, it comes with warranty card and then yung instructions on how to assemble this item. So, nasa Chinese language. So, Chinese language. I think kaya naman natin itong ma-figure out. Okay, so let's try it. So, paano siya pinapangit? Sige, huwag ka magbasa ng manual, ha? Ano ba to? Paano siya pinakabit? Ha? So binubuksan to. Ayun! Okay, so ipapasok natin siya dito. Nakakatakot ang mini catcher. Ayan, tapos ilalock natin siya. Ito lock. Ayan, nakalock na. So, inihila lang siya. Para makuha natin. And then, ayan na. Ano to? Ba't kaya ito gumagalaw?
Ah, okay. Ito nga pala yung sabitan nung yung sa handle, yung sabitan nung cord. Oh my God, I'm ready. Ah, hindi pa pala. Ikakabit pa natin yung ito. Try mo na natin i-assemble yung mga nozzle na available. Unahin mo na natin itong flap. Ayan. So, madali lang naman siyang ikabit. Wala siyang lock system. So, kung sa tingin ninyo na naibaon nyo na siya, yun na yun. Okay, next item is itong brush. Okay. Wala kasi siyang ano yung parang magkiklik na nakita mo na nakalak mo siya, pero dito wala. So, pag hindi na siya bumababa, alam mo na yun na yung sagot niya. And ito yung pinaka excited akong gamitin kasi ito talaga yung kailangan ko. So, hindi ako nagwalis ngayon. Tingnan natin kung marami siyang magkukulang. Oops. Okay. Gusto ko talaga na ang laki ng ano niya, oh. Ang laki ng kanyang dust capacity. So, tingnan natin kung gaano karami yung makukuha nito ng laki. Ayan, so finally, na-try na natin siya. And, ang lakas na lang ng suction niya. So, ginagawa ko. Oh, ang dami na. Oh, ganyan lang ko. Ah, oh, in fairness. Ginagawa ko yung nadadaanan nung neto. Ganyan ko. Dagad yung dumi niya. Yung nadadaanan niya, tinaano ko rin ang paa ko. Tinitingnan ko kung merong feel ng parang maligas-gas pa din. So far, wala. Talagang makini siya. And kung mapapansin ninyo, ayan o, may nakuha na kaagad siya na mga dumi. At medyo madami siya. Kasi nga, hindi pa ako nagwawalis. Kasi nga, inano ko talaga siya for this purpose. Para talagang makita natin yung ano niya. So una parang nakakatakot kasi dahil ang lakas ng suction niya, parang hindi ko siya mahiga. Pero dapat banayad lang naman. So that, hindi naman siya something to worry about. Kasi yun naman talaga yung purpose niya. So, ano ba ito? So hindi naman siya 360 of course, medyo mahirap naman yun. Pero good enough siya para makapag, ano ka, makapag-sweep ng floor. Well, suminit agad yung motor niya. Pero try natin palitan mo. Reach yung nasa ceiling. So, medyo nakapangalay lang siya kapag paano na siya, yung sa taas mo gagamitin. So, I think kailangan may alalay siya. Pero hindi siya kaya ng isang ganito lang kasi nasa dulo yung bigat eh. Ito yung mabigat, yung motor. So, medyo kailangan alalayan lang. Kasi, nangalay ako. Pero, nakuha niya lahat. Ang lakas ng suction niya, in fairness. So, I think it does the work. So, I think it's a good buy. And by the way, pang top 2 pala to sa mga top sales sa vacuum cleaner sa Shopee.
And nakuha ko to for 1,069 pesos. Yan. So, murang-mura lang siya. Meron na kayong good enough na vacuum cleaner para sa bahay. So, ayan. And because satisfied naman tayo sa performance dun sa testing natin nung vacuum from Deerma, syempre, yan na natin. I-order receive na natin. Okay? Yan, para mabayaran na natin si seller. Ayan, confirm. Alright. Thank you, Deerma. Okay, so additional information. So pagkatapos kong i-order receive yung item para ma-receive na nung seller yung bayad ko, naka-receive ako ng Certificate of Cover for Electronics Protection Insurance. So, may insurance po yung electronic items na binibili natin sa Shopee. So, yan, na-activate na siya. Nakalagay yung item. Yung amount covered, syempre kung magkano yung ginastos mo para mabili yung item. At yung term ng insurance niya is 1 year. The date na kinonfirm ko yung order receipt. Deductible niya is 10% of the repair cost. Yan, tapos naka-indicate yung pangalan ng item. So nice! At least insured yung item natin. Ayan, so thank you ulit Shopee and thank you kay Etika Life and General Assurance Philippines. Thank you! Let's do this.